Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na nagngangalang Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari sapagkat sa pamamagitan niya ay pinapagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Si Naaman ay isang magiting na mandirigma ngunit siya may sakit na ketong. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya niyon." Nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Sinabi naman ng hari, "Sige, pumunta ka at magpapadala ako sa iyo ng sulat para sa hari ng Israel." Pumunta nga si Naaman na may dalang 350 kilong pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito ang sabi sa sulat, "Mahal na hari, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong." Nang mabasa ito ng hari ng Israel, pinunit niya ang kanyang damit at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit kayo nababahala? Papuntahin ninyo siya sa akin upang malaman nilang may propeta rito sa Israel." Nalaman ito ni Naaman kaya sumakay siya sa kanyang karwahe at pumunta sa bahay ni Eliseo kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa Ilog Jordan. Lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong." Nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Sinabi niya, "Akala ko pa na may sasalubungin niya ako, tatayo sa harap ko, tatawagan ng Diyos niyang si Yahweh at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin. At bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar na mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling?" Ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, "Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipinagagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin ninyo yun? Gaano pa iyang pinaguhugas lang kayo para luminis?" Kaya pumunta rin si Naaman sa Ilog Jordan at naglublob ng 7 beses gaya ng ipinagbibili ng propetang si Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis ng bata. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay bumalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumating si Jesus sa Nazareth, sinabi niya sa mga sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel noong panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 30 taon at nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. Subalit, hindi pinapunta ni Elias sa kanino man sa kanila kundi sa isang byuda sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga may ketong sa Israel noong panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria." Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito.
Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinakatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.